Dito kami, laban lang. Fighting lang. Malapit na. Malapit na kaming gumaling at tuluyan ng maging cancer-free. Ano na lang ako eh. Tapos na ako sa unlimited. Ah. Ako hindi ko sinatanong, basta sige lang may sige. Kasi pag tinanong ko kasi, ayan, meron na pala. Pataasan. Hindi ko tinatanong, basta tinatanong ko lang anong result ng natin, ng x-ray. Ngayon siya may wala na raw itong masasabi ng ngayon. Ah, salamat sa Diyos. Sasabi lang ni Doc. Wala talaga yung posible sa Diyos. Kain na raw ako ng marami para makauwi na. Oo nga. Parehas tayo. Ako rin. Lahat daw pwede ko nang kainin. Basta dito na ako. Bye-bye. Basta message na tayo. So dito na ako ngayon sa injection room. Yung kasama ko ay meron na nga siyang cancer sa lalamunan. So, number. Kuha ko ng number. Dito ako sa waiting area. Kasi, hintay yung tawagin. Yung kasama ko kanina, meron siyang cancer sa throat. Waiting muna. Buti na nga lang dito talaga kasi tingnan ang binayaran ko sa chemotherapy ko ngayon. Supposed to be yan ang babayaran ko. Pero ito lang ang binayaran ko. Maliit lang. May discount kasi. Ang mahirap lang mamaya pag ibinigay na yung sa chemotherapy sa akin kasi medyo matapang yung gamot. Nung last time, parang gusto kong matulog lang ng matulog after ng chemo ko. So, ganun din siguro ngayon. Kasi parehas lang naman. Mamaya pagkatapos ko, siguro mga 30 minutes lang naman or 10 minutes, ganun. So, pagkatapos nun, dadaan ako sa tindahan nila Mags. Doon muna ako magpapahinga bago umuwi. So, habang nandito, pray lang na naman ang gagawin ko, magdasal lang ng magdasal. Nasaan natuluyan ng lusawin ang lahat ng infection sa aking katawan sa ngalan ni Jesus. Kasi wala naman talagang ibang madaling na doktor kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang doktor ng mga doktor. Dalangin ko lang lagi na gabayan ang mga nurses, ang mga doktor na nag-a-assist sa akin. At maraming salamat sa mga nurses dito at mga doktor dito dahil lahat naman kahit may language barrier ay okay naman nagkakaintindihan kasi mahirap yung hindi mo rin masyado maintindihan yung sinasabi nila pero ganun pa man nagagampanan naman nila yung trabaho nila. So kasi iniba na yung gamutan sa akin dati every 3 weeks na-admit ako
Ngayon naman, binago ng doktor. Ginawa niya yung isang cycle, valid, supposed to be 3 drops yun. Pero ang ginawa niya, yung first 2 drops, bibigay sa'yo, binigyan niya sa akin last week. And then, after 1 week, ibinigay naman ulit yung another 1 drop. So, bali 3 drops after 1 week ng 2 drops. So, yung kasunod nito, after 2 weeks naman na, yung 2 drops naman ang bibigay sa akin. Kaya, tuloy-tuloy lang ang pagpapagamot. Kasi para tuloy na rin mawala. Si Joby, yun yung pangalan ng kaibigan ko na nakilala ko rin dito. Siya naman nag-undergo ng radiation therapy sa lalamunan kasi. Maganda naman ang balita kasi ang sabi daw ng oncologist niya ay parang nawala na lahat ng tumor sa lalamunan niya. So, medyo nangitim siya ng konti, pero ang makagandahan doon ay gumaling na siya. Pero after that, meron pang another chemo. Hindi lang siya makapag-chemo daw dahil medyo mababa yung blood count niya, nasa 2 lang yata. So kaya in-advise siya na dalingan yung kainin para tuloy-tuloy yung chemo niya, para tuloy-tuloy yung pagaling niya. Ganun din siya, meron din siyang discount dito. Parehas kami, kaya salamat sa Diyos at magandang dito kami na-diagnose dahil yung gamutan hindi katulad ng minsan kasi nakaka-stress pag wala kang pambayad sa chemotherapy. Gustuhin mo man na magpagamot kung wala kang ibabayad. Di ba mahirap? At least dito sa Korea kasi meron din silang parang this WD na tumutulong sa mga walang pambayad, lalo na sa mga foreigner. Kahit walang masyadong maraming pera, gagamitin kanila. Yun ang isang pinapasalamat ko sa Diyos kasi nakaka-avail kami ng ganong gamutan. So maganda ang gamutan, walang problema sa pambayad kasi meron namang discount. And then tuloy-tuloy lang para sa tuluyang paggaling. At magkakasama-sama pa kami ng mga anak ko. Sobra ko nang namimiss na 7 years ko nang hindi nakakasama sila. Hindi pa naman ako pwedeng umuwi kasi nag-undergo pa ako ng treatment. Siguro pag gumaling na ako, yon. Kaya lang minsan iniisip ko rin, mas magaling mag-stay dito, magpagamot, kasi nga, walang problema sa bayarin sa hospital. Kung siguro sa Pilipinas ako, mahirapan talaga akong magpagamot kasi
pamasahe pa lang papunta ng ospital. Ang mahal-mahal na. Eh, dito hindi ganon. Tapos, isa pa, madaling lapitan ang mga social welfare dito. So, ayan, hinihintay ko lang natawagin ako para ibigay sa akin yung second drop ko. At maraming salamat sa Diyos. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa lakas na binigay mo sa amin, sa pagmamahal at sa grasya sa panibagong buhay. Patuloy mo akong pagalingin, Panginoon. Maraming salamat.